Kadalasang tanong dito, bakit kulay green? Well, ang mabilis na sagot din is wala kasing green sa skin tone natin. Green-minded meron. Okay, so discuss naman natin yung chroma. Yung chroma ay yung green screen. Hindi lang naman green ang ginagamit dyan. Meron din blue, pwede rin yun. Alam ko yung iba alam na to eh. Pero itong episode na to para to sa mga wala pang idea kung paano siya gawin. Lalo na sa mga estudyante. Dami ngayong gumagawa ng presentation. Yan, sa mga school projects nila. Ibi-basic lang natin to para mas madali nyo masundan. Gagamit tayo dito ng After Effects. Madami din naman software dyan na pwede nyo gamitin. Pero usually kasi, After Effects yung ginagamit namin sa trabaho. Doon namin inaayos yung chroma. So dito, pakikita ko sa inyo yung basic tools kung paano siya ginagawa. Palaging ginagamit ito sa mga pelikula. Hindi lang sa pelikula eh, pati sa mga TV shows, TV commercials, pati sa mga news. Laging ginagamit yan. Ang sikreto dito sa chroma is yung ilaw. At hindi lang basta-basta ilaw yun. Kailangan tama yung ilaw nyo. Hindi yung basta-basta may green screen ka, eh akala mo ganun na lang. Kailangan tama yung ilaw mo. Bakit? Kasi pag kulang sa ilaw yan, ang hirap butasin yan. So ayan ang dapat yung tutukan dyan. Hindi rin basta-basta maglagay ka lang ng ilaw, okay na. Hindi. Kailangan din yan, babantayin yung maigi dyan, yung luminance. Kailangan nakatugma pa din yung ilaw mo sa backplate na gagamitin mo. So hindi siya basta-basta. Saka malinis yung tela. Ayan yung mga binabantayan ko sa trabaho. Kaya pag dumadating ako sa set, tinatanong ko agad sa art dep yung green cloth. Hinahanap ko agad, check ko kung malinis ba. Kailangan walang mancha. Kasi kung sablay yung setup nyo ng chroma, kulang sa ilaw, tapos may mga mancha yung tela, nako, ang tagal butasin yan. Talagang awit ka dyan. Then pag nakita ko na kulang sa ilaw, mga ganyan, kakausapin ko naman dyan yung DOP. So kaya dapat tama yung setup nyo ng chroma. Hindi kulang sa ilaw, walang mancha, dapat malinis. So itong chroma, ibibasic ko to para madali nyo masundan. Dito sa Chancane Art, lahat hanggat maaari, binibasic ko para madali nyo masundan. So ayun, simulan na natin. Okay, so ayan, open nyo na yung After Effects nyo. Then, hanap ka muna sa YouTube ng mga free na stock footages na pagpapraktisan. Meron naman mga libre doon. Ayan, for example, ito. So, create tayo ng new comp. Drag nyo lang tong footage nyo dito. So, ayan na siya. Sabi ko sa inyo, sa chroma, ang sikreto dito is nasa ilaw. Kung ako tatanungin nyo, medyo sablay yung setup na ito. Ayan o, meron siyang shadow. So, kulang. Medyo mahigpit ako pagdating sa ganito. So, ayan, testingin natin to. So, hindi natin siya gagamitin ng buo, no? Ito lang, para mabilis. So, page up, page down, para sa frame. So, hanggang dito lang tayo. So, pindutin nyo yung Ctrl, Shift, D. Ititrim natin siya. Then, pindutin nyo yung letter N, para dito. Then, ito, delete na natin yan. Hindi na natin kailangan. Then, right-click mo, trim contour. So, ayan. Yan lang yung kagamitin natin. Pag-practice natin to. So, preview natin. Hit mo yung space. Ito yung tinutukoy ko kanina. Kulang siya sa ilaw. Kasi tingnan mo, may anino siya dun. Ayan o, may anino siya. So, pag nilagyan natin ng backplate yan, hindi kita yung anino niya dyan. So, importante na tama ang setup. Anyway, didiscuss natin yan sa mga susunod na episode. So, ngayon, pakikita ko lang sa inyo yung process kung paano siya butasin. So, click nyo tong layer. Then, click nyo yung effect. Hanapin nyo yung keying. Then, key light. Hindi kilay ah, key light. So ayan, ito yung mga properties niya. So itong screen color, click nyo itong eyedropper, then click nyo doon sa green. So kung ano yung kulay green, ayun yung buburahin niya. So ngayon, nagigets nyo na kung bakit kulay green ang ginagamit sa chroma. Kasi wala nga kulay green sa balat ng tao. Ayan. So ayan, butas na yan. So ito yung sinasabi ko kanina, tingnan mo, kita yung anino niya, diba? So lilinisin pa natin yan. Matrabaho, di ba?
Kaya mas maganda, itama nyo yung setup nyo ng ilaw para hindi na kayo mahirapan linisin tong mga to. Kasi dagdag lang sa oras yan. Imbes na mabilis siyang matatapos, wala, lilinisin mo pa yan. Pero gagawa natin ng ibang episode yan kung paano linisin yan. So dito, binibasic ko muna para madali nyo maintindihan. So lagyan na natin siya ng backplate, no? So for example, eto, yung wallpaper ko ng Chan Canon Art, gawin natin backplate. So idadrag mo lang siya dito sa ilalim ng layer. So ayan na siya. So i-adjust lang natin siya. Pinuto mo yung letter P para sa position. So ayan. Ayusin mo na lang yung kulay niya. Timplahan mo. Click mo ulit yung layer ng footage. Punta ka sa effect. Color correction. Then color balance. So ayan. Dagdagan mo ng konti yung red niya. Siguro mga 10 lang. Then yung green, bawasan mo. Mga negative 10. So ayan. So ayan, ayan yung basic. Ngayon, kung mapapansin nyo, nandito yung ilaw, di ba? Kita. Ayan o. Aalisin natin yan. So, paano alisin yan? Imamask natin siya. So, click nyo tong pen tool. Create lang kayo ng box. Ayan. So, ayan. Wala na siya. Ngayon, pag tinanggal nyo tong kulay dilaw para mawala yan, click nyo lang tong toggle mask and shape path visibility para makita nyo. Ngayon, mapapansin nyo, ang linis ng pagkaka-cut nito, no? So, i-smooth natin siya. So, dito sa layer nyo, click nyo yung letter F para sa mask feather. So, ayan. I-adjust nyo. Ayan, sakto 100. So, ayan. Luminis na siya. So, ayan. I-ano natin. Preview natin. So, ayan. So, ayan yung basic ng Chroma. Kung paano siya gawin. Tinanggal natin yung green screen, tapos nilagyan natin siya ng backplate. So, naka-lock frame lang siya, no? Ngayon, paano naman kung gumagalaw? Kung gumagalaw na siya. So, ang tawag doon, tracking. So, try natin, hanap ulit tayo ng stock footage na may gumagalaw. Okay? For example, eto naman. Kung mapapansin nyo, gumagalaw siya. Tracking ang tawag dyan. Usually, ginagamitan niya ng mga markers. Kaya pag nakikita kayo sa Chroma nung ano, may mga dots siya, mga white dots or white cross. Markers yun. So, doon namin siya tinatrack motion. So, since eto, wala naman siyang markers. So, gagamitin natin kung anong, eto, pwede naman itong kapitan. So, yun. Pakita ko sa inyo kung paano siya tinatrack. So, double click nyo itong layer. Then, etong tracker. Pag hindi nyo ito nakita, click nyo lang itong window, then click nyo yung tracker. So, dito sa tracker, mayroon siyang, ayan, track camera, warp stabilizer, track motion, stabilize motion. Ang gagamitin natin dito is track motion. So, click nyo itong track motion, lalabas yung track point, zoom in natin. So, i-coconnect natin ito sa pinaka mataas na contrast. Ito, try natin dito. So, ayan. Then, simulan nyo sa unang-una, sa umpisa ng footage nyo. Then, click nyo itong Analyze Forward. So, yan. Antayin nyo lang. Tatrack nyo yan. Then, after nyan, ayan, natrack nyo na. Then, next na gagawin natin, kikreate naman tayo ng null object. Ano naman yung null object? Ayan yung magiging receiver nitong track point natin. So, click nyo itong layer, then, new, null object. So, eto na siya. Eto siya. Ayan. So, ngayon, hindi nyo pa may gagets yan. Wala lang naman talaga siya. Hindi nyo makikita yung silbi niya. Pero malaki ang naitutulong nito. So, eto. Pakita ko sa inyo. Balik kayo dito. Dito sa tracker. So, click nyo tong layer nyo ulit. Click nyo edit target dito sa tracker. Then, pili nyo yung null. Okay. Then, apply. X and Y. Then, okay. So, ayan. Nakakabit na yung null object natin dun sa twinak natin. So, ayan na siya. Ngayon, dito na papasok ang trabaho ng null object. Sa kanya natin, ikakapit yung backplate.
gamitin natin. So for example, gamitin ulit natin yung backplate kanina. Eto. So lagay natin siya dito. Ngayon, para makita nyo yung silbi nung null object saka nung track motion, butasin muna natin itong chroma. Click nyo itong effect, keying, then key light. Then yung eyedropper tool, click nyo siya dyan. Ayan. Pag hindi nyo siya ginamita ng null, ganyan lang siya, naka-steady lang yung backplate nyo. So, hindi siya nakatugma, di ba? Ngayon, pag kinabit natin to, itong backplate nyo, click nyo itong pink whip. Pag kinonek nyo yung sa null, matik, nakakabit na dyan yan. Nakakapit na siya. Ayan, makita nyo yung diferensya. Solid, di ba? Ayusin lang natin yung scale. So, punta tayo sa backplate. Pindutin nyo yung letter S para sa scale. Ayan, then yung position niya, letter P. Adjust lang natin. Then, ayan. Preview natin. So, ayun. So, ayun yung basic ng chroma. Yung kanina, naka-lock frame tayo. Tapos, eto naman, tracking. So, yung lock frame, ayun yung naka-steady lang siya. Hindi siya gumagalaw. Eto naman, kapag gumagalaw, tracking ang tawag dyan. So, ayun yung mga basic ng chroma. Marami pa yan. Ayan nyo, gagawin ko ng mga ibang episodes yan. I-discuss ko sa inyo yung mga mas advanced. Pero, eto, inumpisa lang natin sa basic para madali yung masundan. So, ayun. Ayos ba? So, ayun. Sana nagustuhan nyo itong episode na to at sana naiintindihan nyo. At sana mag-subscribe din kayo dito sa channel ko. At like na yung Facebook page ko. At Chancane Art Official. At try nyo din mag-join dun sa ginawa kong Facebook group. Doon, share nyo din yung mga artwork nyo. Then, pag-usapan natin kung mayroon kayong mga tanungan or suggestion. Doon tayo mag-usap-usap.